Hello, kumusta po kayong lahat? Ako si Cynthia Quiambao, Francisco ako ng Dalaga at taga Melbourne, Australia at taga Pilipinas sa Nueva Ecija, Kabanatuan. At sasabihin ko ba edad ko? Yeah, 47 ang tanda na. Noong mga panahon na ako ay 20 years old, ang mga tingin ko sa mga ganitong edad ay matanda na. Pero nasa number lang naman pala yun, no? So, hindi ko lubos maisip na 14 years na pala ako at ang aking pamilya dito. Nagsimula kami sa humble beginning, of course. 3 to 4 months pregnant yata ako nung dumating ako dito. Migration, nag-migrate kami. We used to have a clinic sa Kabanatuan, pero binenta namin yon to settle our lives here in Melbourne. At first, mahirap kasi I came here 3 to 4 months pregnant with my youngest, and I had 2 toddlers. Na 3 years old, 2 years old. And imagine, ang hirap alagaan. At the same time, buntis pa ako. And then, wala akong work. All I needed to do then was actually to take care of my family. Wala akong work sa umpisa kasi nag-aalaga nga ako ng mga bata. And ng medyo kakaiba yung buhay dito kasi busy ang mga tao, hindi katulad sa atin, madaming sa Pilipinas, madaming mga pwede kang makasama, makatulong, yun. So actually, nanganak nga ako na nag-iisa. Nagtatrabaho yung husband ko and then ako nag-iisa, and then the next day ay papaliguan ko na yung bata, hindi ako sanay. So may mga time noon na naiiyak ako, pero I just need to, it's actually physical lang naman, sa physical aspect, no? Yung mga challenges sa buhay dito, una, ay mahirap kasi kailangan mong, you need to go to the flow, you need to work, hindi po pwedeng utos-utos ka. Hindi po pwede na marami kang dapat i-rely, hindi katulad dyan sa Pilipinas. Ano. So, nahirapan ako in the first few months lang naman or year. After that, nakasettle na. Ang ginagawa ko ngayon ay nasa office ako. I work in the office sa church namin. And I am managing our charity organization to help people in need. Driver ng mga anak ko sa school, sa mga activities nila, sa work nila. May mga work na kasi sila, mga part-time lang naman. Pero much busier nung mga maliliit pa sila. Ngayon kasi part-time na nag-work ako. And then, you know, marami pa mga other activities. Pero I love my work. Nag-enjoy ako. Kasi parang hindi ka naman nagtatrabaho because you're doing what you love. Marami na ako naging work dito sa Australia. Actually, before itong work ko na ito ay nagkaroon kami ng small business, which is binenta rin namin later on kasi hindi ko kaya physically. That's the time na sabi ko, this is not for me. So, binenta namin yun hanggang sa hindi pa ako handang magtrabaho. So, I would volunteer lang, and then later on ay napasok na ako sa office namin. So, anything naman na ginagawa ko, dito naman kasi kahit ano trabaho mo at anything na ginagawa mo, you just need to do it, no? And ang philosophy ko kasi sa sarili ko ay maging excellent sa lahat ng ginagawa, kahit maliliit na bagay. Sabi nga sa Colossians, na nakita ko sa Colossians, biblical din yun, na whatever you do,
work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human, not for your boss, not for anybody else. Kasi the way we work is a reflection kung sino man tayo at kung ano yung relationship natin sa Panginoon. And kailangan work faithfully, with good intention, good attitude, no matter what your role is. And when we work, work harder and show that we can be trusted kahit sa maliit o sa malaking bagay. So, yun ang parang nakita ko sa sarili ko na ina-apply ko naman. Nakita ko, na-learn ko, and then ina-apply ko naman. Yung dream, actually, yung dream ay iba-iba eh. Nung bata ako, syempre, ang dream ko, when I was a kid, gusto ko lang magkaroon ng malaking bahay and mga sasakyan. And then, yung bahay, dapat may swimming pool. Diba? Iba yung bata ka. And then, naging adult ako, ang gusto ko, makatapos ako ng pag-aaral and then magkaroon ng maayos na trabaho and then magkapamilya. Ganun lang din. Simple lang. Which is lahat naman siguro nagdaan sa mga ganung dream. Pero, napansin ko yung mga dreams na mga noon, nung wala pa ako sa Panginoon, ay puro focus on myself. Ako yung ikakaganda ng buhay ko. Pero ngayon, as I became closer to the Lord at naging Christian ako, parang nag-iiba. Parang gusto ko ngayon ay to be able to help people, hindi na para sa sarili ko. Of course, I'm still, you know, dreaming for my family, but it's not just, you know, focus on that thing. Ngayon, parang binibigay sa akin ng heart ng Panginoon to really see beyond it, hindi lang sa akin. So, natutuwa ako kasi naiiba pa as you mature yung mga gusto mong gawin sa buhay. What makes me happy? Ako madali lang naman akong pasayahin. Yun lang naka-accomplish ako ng goal ko for the day. Nagawa ko yung mga pinlano ko. Ay, okay na yun sa akin. Happy na ako. But of course, happiness kasi, di ba, parang hindi naman pwede kang maging happy sa pera, pwede kang maging happy sa mga ganitong bagay. Pero simple lang ang happiness ko, hindi magkasakit ng mga anak ko, and then yung na-accomplish ko yung mga dapat na ma-accomplish ko nung time na yun. Greatest regret? Madami po mga regret, pero ginagawa ko na lang yun na parang learnings sa sarili ko. Ang greatest regret ko ay yung hindi ko masyadong naipakita sa tatay ko yung aking pagmamahal, na parang may gap kasi yata noong mga panahon yun. Hindi ako masyadong close ako sa kanya, pero may boundary at may wall. So, actually, yung saddest moment ng buhay ko ay yung nalaman ko na nagkasakit siya and then umuwi ako. Ang nasa isip ko noon ay, no, kailangan ko umuwi to be able to ask for forgiveness sa lahat ng mga naging attitude ko nung mga panahon na you know, na nabubuhay pa siya. Gusto kong magkaroon ng reflection, gusto kong magbigay ng oras sa kanya. Yun yung isa pa, marami pa akong mga saddest moment, pero yun lang na naalala ko. Saka isa pa pala yung nagkasakit ang panganay kong anak na si Nathan. Nagkaroon siya ng problema sa actually arthritis,
And it took us several months on and off, no, kami sa doktor. And nung time na yun, meron pa akong business na kailangan nandun ako. So parang hirap na hirap yung puso ko pag nakikita ko yung anak ko na hindi makalakad, naka-wheelchair. Yun ang napakasakit para sa akin. And then, kahit marami kang kamag-anak dito, feeling ko nung time na yon, kasi may mga issue-issue pa noon ang family. So, alam mo naman, may mga ganun. Minsan, na feeling ko abandoned ako nung mga time na yon. Pero, ayun, no, after nun, okay na. Kumbaga, yun yung maaalala ko na talagang hirap ang puso ko. Yeah. Marami akong learnings katulad nung ganyan, yung pagkawala ng tatay ko. Ang learnings ko doon, yung huwag mong i-allow yung sarili mo na may unforgiveness sa puso. I-let go mo yung mga hurts habang buhay pa. Pumunta ka and then magkaroon kayo ng relationship. So, it's more on like relationship. So, hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng paimbabaw or ano yun, ano tawag dito, yung maging focus yung nararamdaman mo. It's selfishness. Kailangan mag-work ka to mend the relationship. So, yun. Natutunan ko yun. And then, don't rely on others and don't expect too much from them. Rely on God. Kasi kung magre-rely ka sa tao, madi-disappoint ka. Marami akong disappointment. Kumbaga, kasi parang ina-expect mo ito ang dapat gawin or natulungan mo pero ina-expect mo na yung mga ganong aspeto, no? So if you want to help people, just help them without expecting something in return. Kasi kung mag-expect ka, at the end madi-disappoint ka. And another thing, learnings, madami, pero mauubos tayo ng oras, no? Pero put your dependence on God and know your identity. Sino ka ba? I-rely natin yung ating buhay sa Kanya and all the things will follow. Mapuput into place yan. And then alamin ko, inalam ko kung ano ang identity ko sa Panginoon. Kasi kahit ano sabihin ng iba towards me, hindi ko papaniwalaan yon. Kasi alam ko na ang Panginoon ang nag-create sa akin. Maraming mga tao mag-judge sa'yo. Maraming mga tao ang mag-puput ng negative thoughts sa puso mo. Maraming kang maririnig. Of course, accept mo. Sige, but huwag mong hindi ko ipinuput sa buhay ko yon kasi madi-disappoint ako, madi-discourage ako, and madi-depress ka lang kasi mga tao kung ano-ano sasabihin eh. So, sa akin, I will put my dependence on God. Alright, so, what disappoints you? Madami. Ang nangyayari kasi, kaya na tayo nadi-disappoint kasi parang gusto natin na yung ugali natin or the way we act and the way we think ay ganun din sa iba. So natutunan ko yun na magkakaiba tayo ng attitude, magkakaiba tayo ng upbringing, mga choices sa buhay. Pero ang pinaka nadi-disappoint ako yung mga tao na hindi nagtatake ng initiative to do certain things. Yung mga tamad or yung hindi grateful sa buhay. Maybe because siguro I was choleric before. Medyo pa rin ngayon. When I want action. Ayoko nang nagpapatumpik-tumpik. So, yun.
What completes me? Only Jesus completes me. Sabi ko nga, kahit ng anak mo, kahit asawa mo, hindi ka pwedeng mag-depende sa kanila kung ikaw ba ay masasaya o hindi. Maraming pagkakataong madi-disappoint ka rin eh. As a man, akala ako, may mga teenager na ako ngayon. So, ini-expect mo ganito. Pero iba. So, hindi sila pwedeng magpa-complete sa'yo. Hindi pwedeng magpa-complete yung asawa mo, kundi si Jesus lang. Kung meron kang Jesus sa buhay mo, yun na. Kasi inuuna mo siya and everything will follow, pati relationship mo sa pamilya mo, relationship mo sa mga anak mo, and then the people around you. So yun, maraming pagkakataon, of course, na sa akin, akala ko yun yung makakapag-kumpleto sa'yo. Magkaanak ka, kasi tagal din ako hindi nagkaanak, sinasabi ng iba, oh, bakit wala kang anak? Ganyan. Hindi kumpleto ang buhay. It's a bonus. Bonus lang yung mga blessings na nare-receive natin, pero hindi yun makakapag-kumpleto sa buhay natin. Meron yung mga tao na kahit na marami silang pera, marami silang material things sa buhay, but still empty, diba? Kasi hindi nila alam na ang Panginoon lang ang makakapag-complete sa buhay nila. So, how do you want yourself to be remembered? Ang gandang tanong yan. Kasi pagka, siyempre, namatay na ako, hindi ko na alam yan, ano? So, dapat pala, ngayon pa lang nagbibuild na tayo ng legacy natin ng kung ano yung maiiwan natin, kung ano yung matatandaan natin. Gusto kong maalala ako ng mga tao pag nawala na ako, na hindi lang siyempre mga tao, kundi unang-una yung mga tao around my circle, mga kaibigan, lalo higit mga kamilya ko, ay in my own little way ay napasaya ko sila or na-introduce ko ang Panginoon sa kanila, o I was a model na ng service sa Panginoon. Hindi lang service sa sarili ko, kundi service kung paano mag-touch ng life ng tao. Kasi it's not about me anymore. Sabi ko nga, nag-iba yung gusto kong gawin, nag-iba yung mga plans and vision ko nung nakilala ko ang Panginoon. So I want them to see Jesus in my life, na hindi sarili ko ang sentro. So, yun. Ang hirap mag-build ng legacy sa mundong ito, kasi parang ang makikita lang ng taong ginagawa mo ay yung mga popular na tao at tumutulong o something like that, or nagkaroon ng magandang tatak sa community sa Pilipinas o kahit sa ang bansa. Hindi lang yun. Pwede kang mag-build ng legacy mo kahit in your own little way. No? So, yun. Gusto ko na hindi makita ang Cynthia sa buhay ko, kundi ang Panginoon. Salamat.